Ayan guys, maraming nagtanong sa akin kung magkano na ba ang sahod sa Russia ngayon. Kasi, di ba dumaan yung COVID, dumaan yung gera. Tapos ngayon, patuloy pa rin ang gera sa Ukraine at saka Russia. Magkano na ba ang sahod ng mga Pilipinas sa Russia 2022 simula ng mag-gera? Marami kasing mga Pilipina na nagsilipatan ng mga amo. Nagsilipatan sila ng mga amo kahit 4 na taon, kahit matatagal na sila sa kanilang amo. Mga friends ko, naglipatan ng mga amo. Bakit? Kasi simula nung magera, di ba, maraming sanctions yung Russia. Bawal dito, bawal doon. Tapos yung mga company ng foreign company ng Russia, mga pinagko-close na sanction nga ng Russia, gawa nung gera between Russia and Ukraine. So ngayon, ang ganti ni President dito sa Russia, yung mga produkto din nila, may limit din, especially gas. Kasi, di ba, mayaman sila sa gas. Limit na rin ang pag-export nila doon sa Europe. So, ang sahod dati is tag 60,000 rubles up to 70,000 rubles. It's around 1,000 USD. Hanggang sa tumaas ng tumaas habang tumatakbo yung taon. Tumaas ng tumaas, 70,000 rubles yung mga pasahod ng mga Pilipina dito. 75,000 rubles, malaki na yun dati, hanggang sa naging 80,000 rubles. At nung mag-era, biglang naging 90,000 rubles up to 120,000 rubles. Kaya, nagsilipatan ng amo yung mga ibang Pilipina, mga friends ko, nagsilipatan ng mga amo. Kasi, malaki na ang offer ngayon sa mga ibang amo. Hindi na katulad dati. Kaya, mapilitan silang maglipat ng amo. Kasi nga, halos double na yung mga offer sa labas. Okay? So, ako din, naglipat na rin ako ng amo. At, wala pang isang buwan, tinaasan na ako dito ng 120,000 rubles instead na 110,000 rubles, ginawang 120,000 rubles. Kung titingnan mo yun sa Google, kahit na hindi naman medyo masunod yung nasa Google, kahit ilisin mo lang ng mga 2,000 rubles, ang 120,000 rubles is kulang-kulang na lang siya ng 2,000 US dollars. Or ipagpalagay mo ng sahod mo is 100,000 rubles or 110,000 rubles. It's around 1,700 USD. So, maraming natuwa sa pag-increase ng sahod. At the same time, nag-aalala at medyo may pagkabahala naman kasi dahil nga sa gera. Kaya, yun ang mga pasahod ngayon at yun din ang positive side na resulta ng sanctions ng taga-Europe or Amerika sa Russia. Resulta, positive side na resulta ng gera. So, dun naman tayo sa negative. Ang negative kasi, simula nung nag-pandemic, di pa nagka-problema sa processing o visa, stop processing lahat. Tapos, pagdating ng 2022, dumagsa itong gerang problema ng Russia. Pati mga, ito yung problema ito ng mga Pilipino. Ang negative side naman yan is yung pag-process mo ng visa. Kung makaprocess ka ba agad-agad ngayon, di ba nag-open ang border yung July 12? Ngayon, process pa sila. Pero di namin, kung kailan matatapos ang gera. Doon tayo sa negative side na naman. Kasi nga may gera,
instead na tapos na yung COVID, na wala sa topic yung COVID, nandito na sa gera. Pero marami namang national nila na nagsiliparan. Pero yung ibang mga Pilipina na nandito pa, okay lang naman kami. Yung iba nag-forgood na sa Pinas, natakot sa gera. Yung iba na namatay na sa COVID. So ang positive, ang negative side niyan is habang nag-increase naman, yun naman talaga ang normal. Nag-increase yung sahod, nag-increase yung mga bilihin. Pero kung marunong ka naman magtipid, okay lang din naman. Lalo na kapag stay in ka sa amin, makakatipid ka. So nasa sayo din yun, paano ka makatipid. At saka yung palitan naman ngayon sa Pilipinas, okay naman kasi malapit ng mag 1:1. Ibig sabihin, ang 1 ruble is equivalent to 1 peso. So ngayon, kung sahuran ka ng 120,000 rubles, ang equivalent niyan sa Pinas is 120,000 pesos din. So, kung hindi, sabihin natin na mag-change naman yan, every minute mag-change ang exchange rate. So, sabihin natin, kung sahuran ka dito ng 100,000 rubles, lagyan mo ng listen up mo, ang equivalent niya, 90,000 pesos. Yun ay estimate lang, hindi natin 1:1 talaga. 100,000 rubles, halimbawa ang sahod mo. So, ang equivalent, lagyan natin 95,000 rubles o ganun. O 95,000 pesos. Okay. Pero maraming nagsasahod ngayon dito. 120,000 rubles. So, equivalent niyan, 120,000 pesos. Or, listen up mo, 110,000 pesos or 115,000 pesos. Yan, tingnan mo yan sa Google. Ang mga equivalent niyan. Okay, bye. Meron pa pala. Kapag lumipat ka ng amo, siguraduhin mo na mas mataas pa ang offer doon. Kasi kung hindi, magsisi ka rin at mabulyaso ka at tanggong ka dito sa Russia. Lalo na kapag ayaw mong matambay. Mas nakakapagod magtambay kaysa magtrabaho. So ang gagawin mo, mag-try out ka muna doon. Tsaka ka magpaalam sa amo mo kapag sure na doon. Natanggap ka na. Natapos na yung try out mo. Siguraduhin mo na permanent yun doon. Kasi kung hindi mo yun gagawin, matatambay ka sa inyong boarding house. Magkakasakit ka, madidepress ka. At doon magsisimula ang lahat ng problema mo. So, pag lumipat ka ng amo, siguraduhin mo na gusto mo yun na trabaho, na okay na yun na trabaho. Bago ka tanggapin ng amo, tingnan mo muna kung gusto mo yung pinasukan mo. Okay? Bye. At saka, hindi naman yan sa, hindi naman yan mag-matter kung gaano kalaki ang pinapasahod sa'yo. Ang mag-matter doon kung kaya mo ba ang trabaho. Kasi kung malaki ang trabaho at hindi ka rin magtatagal kung hindi mo makakayanan. So, kailangan mo na kaya mo ba yun? Okay na ba yun sa'yo? Kasi kung hindi, hindi ka rin magtatagal. Not unless, sanay ka na sa mga hindi pang matagalan na trabaho. Kasi dito walang sapilitan. Marami dito. 3 months, kahit ako ang dami ko ng among napagdaanan. Kasi kung di mo na kaya, or kung may mga problema, kasi hindi naman pwedeng trabaho ka lang ng trabaho. Okay. Kailangan mo rin ng relaxation, pahinga. At saka, mas importante yung health mo. Kaysa pagod na pagod ka, magkakasakit ka, mas malala yun, ubos din ang ipon mo. Hindi yun mag-matter sa kung gaano kalaki ang sahod mo. Mag-matter yun kung may pahinga ka ba, kung kaya mo ba, kung okay lang ba sa katawan mo yun.
Kasi kung hindi, babagsak ang katawan mo. Bagsak lahat ng pangarap mo. Bye.